Morning po. Opo. Si Sister. Ay, si at si Ninang Mila. Good morning, good morning po. Good morning. Opo. Na-miss po po yung lahat. Opo, good morning po. Kumusta po ang mga New Year nyo? New Year nating lahat. Masayang masaya po, di ba po? Kasi pinagpala po tayo ng Panginoon. Wala pa po yung iba. Antayin lang po natin. Sandali lang po. Wala pa po eh. Kumusta po, Sister Brother Teddy? Ang New Year po. Ang New Year niyo po. Kumusta po? Po ng Panginoon. Oo nga eh. Sister Lita, good morning. Good morning po. Kumusta po ang New Year niyo? Ngayong this year. Good morning. Good morning. Hello po, Sister Lita. Masaya, masaya. Opo. Kayo po, Joy. Ninang Mila. Kayo po, Ninang Mila. Kumusta po ang New Year nyo? Ah, nakamute po kayo, Ninang Mila. Masaya naman. Opo. Hindi po, kasi pero na. Okay na po. Masayang masaya oo, po. Masaya diba? Na, oo. Tsaka kasi ang pamilya ay kompleto naman. Yes po. Kahit amen. Na konti lang yung aming inihain, natulog lang, masaya na. Yes, opo. Basta po may peace of mind tayo. Blessing na po yun kay Lord. Blessing natutuwa na natin yung kay Lord. Natutuwa ako yung iba punong-puno ng pagkain ng labesa. Kami hindi. Okay lang po sabi yun. Na, sabi nga. Sabi namin kasi ang Panginoon ang inaasahan naming bisita sa bagong taon na makakasama namin na masaya kami. Opo. Kasi mahirap lumabas ng putukan, di ba? Opo. Kayo na po, Sister Vivian. Good morning po. Ay, opo. Good morning po, Sister Vivian, Sister Anna, Clemente. Good morning, good morning po. Good Happy morning. New Year to all. Good morning. Opo. Natuloy din yung ano ko, pagpa-facilitate ko. Nahiya nga ako sa inyo kasi napopostpone kasi biglaan talaga sobrang na-busy. Eh, ano po. Pero praise God, malalakas pa rin tayo. Masaya, may peace of mind tayong lahat sa tulong ng Panginoon. Oh, 8:30 na po, magsimula na po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dito sa DM Pad Family. Meron na po tayong 661 days. Lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng araw-araw nating pag-aaral ng AHA at mga exalter natin. At nagbibigay sa atin ng kalakasan sa tulong ng banal na salita ng Panginoong Diyos. Praise God po sa ating lahat. Ngayon po ay binibigay ko po sa inyo. Ngayon po ang AHA po natin for today is nasa Acts 22:15. Sa Tagalog po ay gawa. 22:15, sapagkat ipapahayag mo sa lahat ng mga tao ang inyong salita at naririnig. God bless the reading of this word. Ngayon po, ibinibigay ko po sa inyo si Brother Teddy, sabay-sabay po natin awitan ng papuri ang Panginoon. Brother Teddy, Francia. Opo, amen. Puri na Panginoon. Amen. Minsan naaawit pa sa Panginoon kasi tuwing may gawa ay dapat lagi tayo nagpapasalamat at umaawit sa ating Diyos. Mm-hmm. Tunay ang napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Amen. Amen. Oh, ginulimanhagin na namin ang Panginoon. Napakadakila ng iyong pangalan. Hallelujah.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Dapat lamang, Lord God, ipagpasalamat namin, Panginoon, ang lahat-lahat dahil Ikaw ang mayakda, Panginoon, lahat ng nangyayari sa amin. Lord, salamat. At ito'y napakabuti para sa amin, Lord God. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig Sasambahin
Aawit ang kanamin, Panginoon. Aawitan kita. Good morning po kay Ate Ruby Gaconia, Cel Estrella, saka si Ate Emelita Pineda po, saka si Ate Ruby, Ate Ruby Chongson, saka nandito na po yung ating exhorter. Si good morning po, Miss Brother Ray Beneventura. Good morning po. Ngayon po ay pinibigay ko na po sa inyo si Brother Ray Beneventura, ang ating exalted po for today. Good morning po. Good morning po. Good morning. Oh, praise the Lord. Talagang Diyos po natin ay napakabuti. Ang ganda po ng awit at katapatan ng Diyos sa atin kailanman ay hindi po nagmamaliw. So sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay dumako sa presensya po ng Diyos at mag-aral po ng kanyang mga salita. Pero bago po yun, nais ko po pasalamatan ng Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay tapat sa buhay po ng bawat isa sa mga nagtitiwala, naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Ang Diyos po ay lagi gumagawa ng mabuti at maganda sa buhay po ng mga taong ito. Amen po. Amen. Praise the Lord. Sige po. Allow me to read this chapter. Sa Acts chapter 10 po, basahin po natin. Verse 1 to 16. So sabi po dito, doon sa Caesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag ding batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong takot sa Diyos, marami siyang naihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, siya ng isang pangitain, isang anghel ng Diyos na pumapasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na takot na nagsasabi, ano po ang kailangan ninyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya naalala ka ng Diyos. Ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon
na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatiras kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. Nang makaalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang dalawa niyang utusan at ang isang sundalong makadiyos na madalas niyang inuutusan. Ikinuwento ni Cornelius sa kanila ang lahat na nangyari at pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Joppa. Kinabukasan nang malapit na sila sa bayan ng Joppa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Ang haling tapat noon at gutom na si Pedro. Kaya gusto niyang kumain. Pero habang hinihanda ang pagkain, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Verse 13, pagkatapos may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, pagkatay ka at kumain. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa iyan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na tinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring ng marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit itong nangyari at pagkatapos, hinila agad ang bagay na iyon may taas. Purihin po ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyariang salita. Lord, salamat sa umagang ito. Minsan pa, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Maunawaan po namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Purihin ka sa aming kalagitnaan. And we believe, Lord God, ikaw po maging tagapagturo po namin ngayong umagang ito. Sa iyo papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Wait lang po. Sandali lang po, Brother Ray. Pasensya na po ah. Sobrang excited ko po kasi maapaw po yung kaligayahan ko. Nalimutan ko po yung opening prayer. Ibigay ko po muna sa inyo, Brother Ray, yung para sa opening prayer po. Si Sister Maricar de los Santos po. Pasensya na po, Brother Ray. Go on po. Okay po. Good morning po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa araw na ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Basbasan mo po ang aming pagsasama-sama at kami kaluguran sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging makaayon sa iyong kalooban ang aming gawain na ito. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga taong ginamit niyo ngayon, ang aming facilitator na si Smiljoy Abad, ako po for opening prayer sa praise and worship song na si Brother Teddy Francia at sa aming exhorter na si Brother Ray Beneventura at sa closing prayer na si Jenny Barilio at ang buong DMFAD family. Itinataas po namin ang mga kahilingan ng panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ibigay ko po uli sa inyo si Brother Ray. Thank you po. Praise God po. Thank you, Brother Ray. Sige po, good morning po. Okay. Diretso na po tayo. Okay. So praise the Lord. Balikan lang po natin yung Acts chapter 10. Ito po ay kwento ng isang centurion. Ang centurion po dito ay si Cornelius. Si Cornelius po ay isang kapitan at tumahawak siya ng maraming mga tao. No? So, kilalanin po natin kung sino po ba si Cornelius. Cornelius was a Roman centurion who is considered by Christian to be the first Gentile. Si Cornelius po ang kauna-unahang Gentile na napatanggap po ng mga disipulo that time and converted to the faith sa pananampalataya sa ating Panginoon. As related in Acts of the Apostles, the baptism of Cornelius is an important event in the history of the early Christian church. He may have belonged to the gens Cornelia, a prominent Roman family. So pag-usapan po natin yung kwentong ito para lang at least meron tayong konting background history. That time, naging malaking issue po ang pagpunta ni Peter
kung mabasahin po natin yung buong chapter po ng Acts chapter 10, ay naging malaking issue yung pagpunta ni Peter sa bahay po ni Cornelius. Sapagkat si Cornelius ay hindi po isang Hudyo. Si Cornelius po ay isang Gentiles. Siya po isang Romano. At the same time, siya po ay namumuno that time. Alam naman po natin kapag si Dorian may mga ibang mindsetting na sila ay malulupit, yung iba may higpit, di ba? Pero this time, si Cornelius po ay isang mabuting tao, tumutulong sa mga Hudyo, sa mga Jews that time, at nananalangin siya palagi araw-araw. No? So, pansinin po natin, si Cornelius po hindi po niya personally kilala ang Panginoon. Pero dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang ginagawa, nakita po ng Diyos yung kanyang puso. At dahil po dito, pinatawag ng Panginoon si Peter para pumunta sa bahay ni Cornelius at makilala kung sino yung Diyos na kanyang dapat lapitan. So, this time, ano po ba ang sitwasyon? Even now, nangyayari po ito, may malaking hidwaan po ang Gentiles at ang mga Hudyo. No? Yan po ay sa panahon po that time ng lahi po ni Isaac at saka ni Ismael. Hanggang ngayon po ay nagkaroon po yan ng nagkakaroon po sila ng hidwaan. At sa kaugalian ay hindi pwede mag-usap yung Hudyo at yung mga Gentiles. Kung maalala nyo po yung kwento na si Jesus po ay napunta po doon sa wells, no? May isa po doong Samaritana na lumap na nag-iigib ng tubig at ang sabi ng babae ito, bakit mo ako kinakausap? Ikaw ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritana. Ibig sabihin, meron ng identity that time yung mga Hudyo at ang mga Gentiles. So this time, pag-usapan po natin, ano yung pitong lesson na matututunan natin dito sa binasa po natin mula sa Acts chapter 10. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos, hindi po church ang dahilan para tayo po ay maligtas. Ang dahilan po para tayo ay maligtas, relasyon sa Panginoon. Ngayon tumanggap po tayo sa ating Panginoon. Ano po yung purpose? Ano po yung reason? Ano yung mission po natin sa mundong ito na dapat po natin gampanan? So 7 lessons from Acts chapter 10. Ang sabi po dito, lesson number 1, begin with prayer. Sorry po, nawala po akong presentation. Okay. So, para mas maging attentive po kayo. Yan. So, lesson number 1, begin with prayer. The Acts chapter 10 mission focus, story begins with prayer. Cornelius is in prayer when the angels visit. Peter is in prayer when the vision comes. That time, si Cornelius po ay nananalangin, binisita po siya ng anghel. Si Peter po ay nananalangin, binisita po siya ng isang vision ng Panginoon. And before we begin imagining new missional possibilities, we must start praying. Prayer moves the mighty hand of God. Bago po natin gawin yung mga mission po natin, bago po natin gawin yung purpose ng buhay po natin, let all start with prayer. Lord, ano po ba yung plano mo sa buhay ko ngayong araw na to? Ano po ba yung purpose ko ngayong araw na to? Inihiling ko sa iyo, Panginoon, na tulungan mo ko ngayong araw na maunawaan ko lahat ng plano mo sa buhay na ito. We need God in our lives every day. Sa pag-awit po kanina, that is a prayer. Ang prayer po, hindi lang naman po ito yung nandun ka sa kwarto mo nananalangin. Every time na ikaw ay kinakausap mo ang Panginoon, that is a prayer. Amen? So begin with prayer. Simulan po natin lahat ng ginagawa natin, especially po sa kingdom ng Panginoon. Let's start with prayer. Amen? And number 2, lesson 2, look for where God is working. Peter had no idea God was at work among the Gentiles. Si Peter po, wala po siyang ka-idea-idea na ang Diyos pala ay kumikilos na sa buhay ng mga Gentiles, sa mga Hintil. And his focus was solely on a faith family with Jewish roots. Ang focus po talaga ni Peter ay may pakilala ang Panginoong Jesus sa mga kapwa niya Jewish, sa mga kapwa niya Hudyo.
Yun po yung kanyang mission. What he would discover is that God was already at work before Peter was asked to engage in that work. Mission in God's work, look for what he is doing, then join in him in his work. No? So, tingnan po natin. Ano ba ngayon na pagkilos ng Panginoon? Dati po, parang kailangan pupunta ka ng church para maging kabilang ka sa gawain. Eh ngayon po, may online na po tayo. May mga social media na po tayo. Let us use this platform to share the goodness of God, to share God's faithfulness in our lives. Yung mag-post ka lang ng testimony, yung mag-post ka lang ng verse sa yung wall, that is platform para ma-share natin ang kabutihan po ng Panginoon. Look for where God is working. Tingnan po natin kung ano na ba pagkilos ng Diyos sa buhay at sa panahon po ngayon. Amen. So may mga cellphone na, may mga text na, may chat na, meron pang Zoom, meron pang Google Meet, meron pang Messenger chat. And marami pong paraan. And Peter was asked to engage in that work. Sabi doon, bago pa gawin ni Peter yung pinapagawa ng Panginoon, ang Diyos po ay gumagawa na sa buhay ng mga hintil through the life of Cornelius the centurion. Amen. So that is number two. Look for where God is working. Number three, be willing to be edgy. Okay, Peter is hanging out in Joppa at the home of Simon the Tanner. Joppa was an edgy town located in Israel but connected to a larger world. Ang Joppa po ay halos nandun po sa outside na po ng Israel pero connected pa po yan. Kumbaga sakop pa po yan ng area na napupuntahan po nila Peter. And Simon the Tanner was edgy as he lived on the fringe of Judaism. No? So due to his blood-soaked work, ang trabaho po ni Simon, yung tinitirhan po ni Peter doon, ay nagkukulti ng balat. Alam naman po natin, kapag nangungulti ng balat, madugo yan. Balat po ng hayop. No? So, ibig sabihin, nakakita ka na ba ng area na nung kabataan ko po, gumagawa po ako, nakapagtrabaho po ako sa gawaan ng chicharon. Alam niyo po, ang lansa ng amoy, laging yung bang, hindi maiiwasan dahil malang siya, siyempre malango. So, edgy siya, hindi siya komportable. So, sabi doon, sa pagsunod po natin sa Panginoon, bawal po ang maarte. Amen? Sabihin mo sarili mo, huwag kang maarte ha. Huwag kang maselan. Bawal po maselan. Alam niyo po, kapag tayo po pumasok sa mission, kung ano yung i-offer nila sa'yo, tatanggapin mo. So, ibig sabihin, napakahalaga po na tayo po ay, syempre, ay, bakit ako pupunta doon? Ang baho-baho ng lugar. Bakit ako pupunta doon? Ang dumi-dumi ng lugar. Bakit ko gagawin yan? Hindi ako komportable dyan gawin. Church, parang ganun po kay Peter. Alam niyo po, sabi ng Panginoon kay Peter nung ibinaba yung kumot. Sabi niya, Peter, kumain ka. At sabi ni Peter, nakikipagtalo pa si Peter, Lord, hindi po kumakain ng mga hayop na yan. Kasi po, sa Jewish, sa Mosaic Law, sa batas po ni Moses, bawal po kumain ng mga ganong pagkain. Considered po nila yon na maduming pagkain po yon. Kaya para sa kanila, sinusunod nila yung batas ni Moses at hindi po niya gagawin yun ni Peter. Biro niya po si Lord na po ang nagsabi na kainin ang sabi pa ni Peter, Lord, hindi ko yan gagawin sapagkat bawal yan sa aming paniniwala. Sometimes, alam niyo po, napipigilan kumilos ang Panginoon nang dahil lang sa mayroon tayong mga paniniwala na hindi naman pala natin dapat panghawakan. Yung mga tradition, yung mga conditions, no? Alam niyo po, maraming tao ngayon nabubuhay sa tradition. Maraming tao ngayon nabubuhay sa mga dapat may kondisyon. Maraming tao ngayon nabubuhay sa mga paniniwala na hindi naman pala tama. And sometimes, nalilimitahan ang pagkilos ng Panginoon dahil sa mga bagay na ito.
So dapat po maging open po tayo. No? So dito po sa part na to, tayo po kung ano yung binigay ng Panginoon, tanggapin po natin. Kasi mahal natin si Lord. That is pagpapakita in response na minamahal natin ang Panginoon, sumusunod po tayo anuman ang kondisyon, meron po tayo. Amen. So number three, be willing to be edgy, no? So number four, malino po ba yung signal, yung boses ko? Malakas po. Opo. Yes po. Yes po. Amen. Okay. So number four po, consider new ways of seeing and believing. Consider new ways of seeing and believing. Ano pong kailangan po natin gawin? Dapat po, i-consider natin yung mga bagong pamamaraan na ginagawa po ng Panginoon. Huwag po tayo doon sa dati lang natin nakaugalian, nakasanayan. The voice tells Peter to kill and eat. Ito po yung sinasabi ko kanina. Old Testament dietary law said no, so Peter says no. Mission demands being open to new ways of seeing and believing. Di ba po, minsan may setting tayo na, maniniwala lang ako kapag nakita ko na. To see is to believe. Kapatid, ang kailangan po natin gawin ngayon is maniwala tayo na may bagong ginagawa ang Diyos sa bawat panahon. Sa panahon po natin ngayon. Iba po ang pagkilos ng Panginoon sa panahon ng early church at ngayon. Nagbabago po yun. Bakit? Kasi tulad po nito, napaka-powerful. Nasa iba't ibang lugar tayo pero nakakapag-usap tayo sa isang link. Amen po. So ibig sabihin, wala lang imposible ngayon na kahit isang lugar, maaabot na po natin, mare-reach out na po natin. Mission demands being open to new ways of seeing and believing. None of this was immediately clear to Peter. But he was willing to consider it. Hindi alam ni Peter yon na meron na palang bagong pagkilos ang Panginoon. That time, alam niya lang, ay para lang sa mga Hudyo. Pero this time, ay pati Gentiles kasama na po. He was firm, but not rigid. What God is asking you to ponder. Ano po yung mga bagay na pinapagawa ba sa atin ng Panginoon? Baka mamaya meron na sinasabi ang Diyos sa atin, hindi lang natin pinapansin. Maaaring meron na pala tayong mission na dapat nating gampanan, pero dahil nakafocus tayo doon sa mga old ways, doon sa dati nating ginagawa, hindi pa natin makita yung plano ng Panginoon. Church, 2023, ano po yung plano mo para sa kingdom ng Panginoon? Let us go and rise and go. Tayo po ay tumayo, bumangon, humayo at humayo. Abutin po natin yung mga taong nasa labas. Alam niyo po, ang mga mahihirap na tao, sila po ay low self-esteem. Hindi po lahat. Paano ko po yun nasabi? One time po na nasa church po ako. Bumili po ako sa labas. So, nung may binili ako sa labas, then nagkausap kami nung pinagbilan ko, and then sabi niya, pwede ba magsimba dyan? Sabi ko, yes po, welcome po kayo. Kasi yung tindahan na yun, lagi kami binibilan. So, nagkaroon na kami ng friendship. Sabi, pwede ba magsimba dyan? Opo, pwede po. Attend po kayo. Sabi niya, alam mo sabi nila? Sabi niya, alam mo, nahihiya kasi kami pumasok eh. Bakit? Sabi ko ganun. Sabi niya, kasi ang tingin ko dyan sa simbahan, puro mayayaman na pumapasok. Sabi ko, ano po, hindi naman po ganun. Ako nga po, hindi naman ako mayaman. Sabi ko ganun sa kanya. Pero, welcome po dyan. Ganun ba? Kasi, syempre, hindi po silang aabot sa atin. Tayo po na nakakaunawa sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po na nakakaunawa sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ang aabot sa kanila. Wag po nating hintayin na tayo po yung lapitan nila at sabihan na, uy, umaten ka ng ano, welcome ka dito. Amen. So, maraming beses ko po yung naririnig. Naiya sila pumasok kasi yung damit nila hindi naman maayos, tapos mapasok sila sa simbahan. Dahil sa mga ganun, parang meron tinatawag na boundaries.
So tayo na po ang aabot sa kanila. No? So ito yung mga bagong pamamaraan na dapat, actually ngayon po dapat kumikilos na po tayo dahil ang Diyos po natin ay excited na meron po tayo may lapit na kaluluwa sa kanya. So number five, lesson number five, look for ordinary things. What is the meaning of this? It's interesting that the creepy crawly vision started when Peter became hungry. So, sorry, paano nangyari yun? Ganito yan. Si Peter that time, malapit na pumanangalian, nagugutom na si Peter. So, umakyat si Peter sa bubong, sa may mga rooftop. And habang naghihintay na iniyahanda ang pagkain, siya po ay nanalangin. Ang sabi doon, look for ordinary things. Si Peter po ay gutom. Parang ordinary lang na araw yun eh. And this great missional move started with a growling stomach. Magaling talaga ang Panginoon. Ikinonek ng Panginoon yung mga bagay na yun doon sa mission na gagawin ni Peter. Amen? So sabi niya doon, mag-pray muna ako kasi gugutom na. Maya kakain na. So ngayon, anong nangyari? May nilatag ang Panginoon na kumot. Naandun po lahat ang hindi niya kinakain at sinasabi ng Panginoon sa kanya, Peter, kainin mo yan. No? So sabi nga ni Peter, hindi niya pwedeng kainin. No, nagugutom na talaga siya. Ordinary thing. Sometimes, churches work way too hard at finding the next missional endeavor when that investment can be found in everyday things that already surround us. Alam niyo po, one time, last December po, nagpatawag po ng missional ng meeting yung ang tawag po nila is iba't ibang churches, no? So dito po sa Las Piñas, so hindi po naka-attend si si Pastora. So sabi ko, I grab the opportunity, sabi ko, Pastora, ako na lang po pupunta. And pagpunta ko po doon, ang mga kasama ko po pala iba't ibang churches. Andun din po yung Catholic, no? Andun din yung iba-iba-iba-ibang churches. Sabi ko, ano yung purpose? And find out for the service and for the community. Sabi ko, Lord, ito ba yung dapat gawin? Naniniwala ako kasi merong pinapagawa ang Diyos sa akin. Siyempre, iba-iba po tayo ng assignment. But still, lahat po yan is for the glory of God. And alam niyo po, sa part po na to, ordinary things, para attend ka lang ng meeting, hindi ko akalain na makakapagsimula pala kami ng relationship. Makakapagsimula ako sa kanila ng relationship. And pamamaraan, I believe, pamamaraan yun para makilala ko sila at magkaroon ng unity. So sabi ko, Lord, that is uncommon. Kumbaga, hindi ko naman akalain. Pero sa atin po, ganun din eh. Minsan may mga bagay na hindi natin akalain. Katabi mo na pala, yun pala yung pinapashare ng Panginoon sa'yo. Minsan, kung saan ka gumagalaw ngayon, andyan na pala yung mission mo. Hindi mo na napapansin kasi iba yung nasa isip mo. Iba yung focus mo. So be sensitive po doon sa baka sa mga ordinaryong araw na meron ka, andun pala yung meron pala pinapagawa ang Panginoon sa atin. Look for ordinary things. Minsan kasi po, pag yung mga ordinaryo araw, hindi natin napapansin kasi ordinary thing, normal na to sa akin eh. Amen? Pero ang Diyos po ay kumikilos even doon sa mga bagay na hindi mo akalain. So, lesson number 6, listen for repeated knocking. The vision of the ship didn't happen once. It happened 3 times. Sabi po doon sa verse 16. Look for what God keeps bringing back. Tingnan niyo po, no? Baka mamaya ilang beses na napansin niyo po, baka may mga ganito kayo senaryo. Tatlong beses o ilang beses mapasok sa isip mo yung tao na yon. Hindi mo pinapansin. May nangyari po ba sa inyo ganon? Yes, senaryo. Po, brother. O, meron. May pumapasok sa isip ninyo. Hindi niyo alam kung bakit bigla na lang pumapasok. Bakit yung papasok yon? Okay. Hindi mo pinansin, nawala na sa isip mo, maya-maya pumasok uli siya sa'yo. Minsan binabaliwala na po natin. Pero sabi doon, the vision of the ship
didn't happen once. It happened 3 times. Kay Peter, 3 beses po nangyari yun. Look for what God keeps bringing back. Baka mamaya po, meron na po sinasabi ang Panginoon na kailangan pala ipag-pray yung tao na yun, kailangan pala puntahan yung tao na yun, kausapin yung tao na yun. And, hindi natin pinapasin. What opportunities keep presenting themselves to you? Ano ba yung mga opportunities na dumarating? Saglit lang po ha. Praise God. So, what opportunities keep presenting themselves to you? Ang opportunity po, hindi lang po ito sa finances or sa trabaho, negosyo, no? Ang paglilingkod po sa Panginoon ay isang opportunity. Kaya baka po merong binibigay ang Panginoon sa atin na opportunity para makapaglilingkod po sa Kanya. Let's do our part. What challenges keep tugging at your heart? Ano yung mga challenges na patuloy na laging pumukurot sa puso mo para gawin mo? What people does God keep putting in your path? Yung mga taong inilalagay ng Panginoon sa iyo sa araw-araw. Tapos na po ang 2022, 2023, po possible, and I believe, iba't ibang tao ang mamimit natin ngayong taon na to. And ano yung purpose natin sa buhay ng mga taong ito? Let us always ask the Lord, ano yung purpose ko sa buhay ng taong ito? It's just to share these words na maaaring meron po sa inyo ngayon, kinakausap pala ng Panginoon na nga, nire-remind na po tayo. Amen? So, God will always persist when He has a plan. Ang Diyos po, mamimilit yan kapag meron siya talaga magandang plano. That's it. Sige Lord, I will go with the flow. No? So, that is number 6, listen for repeated knocking. And number 7, begin with hospitality. Before Peter shared his faith, he opened his heart at home. Kung naalala niyo po, balikan lamang po natin yung kwento ng Acts chapter 10. Doon po si Peter habang siya po ay nananalangin after po may pakita yung mga pagkain na hindi dapat kainin, ay kinausap po siya ng banal. May mga tao naghahanap sa iyo sa baba. At patuloyin mo sila sapagkat ako ang nagpapunta sa kanila. So, alam na po ni Peter kung ano po yung gagawin. Pagbaba ni Peter, sabi niya, ako yung taong hinahanap ninyo. So, pagtanggap, breaking with church protocol, Peter invites Cornelius' servants and soldiers to be his guests. Ano po yun? Breaking with church protocol. Protocol po sa kanila that time, huwag tumanggap ng mga bisitang Gentiles. Bawal nga po mag-usap eh. Hindi po nakaugalian ng mga Hudyo that time na makipag-usap sa mga hindi Hudyo. Mahigpit pong ipinagbabawal sa kanila yun. So, pero si Peter po ay sumunod sa Panginoon at tinanggap niya yung mga taong ito. And the church first missional move is hospitality. Yung Gentiles, tinanggap ni Peter, binuksan ni Peter yung pintuan, yung kanyang tahanan na yon para tanggapin yung mga tao na yun. Pero tuloy pa niya doon. Kinabukasan na sila umalis. No matter their story, everyone should find warm acceptance among God's people. Alam niyo po, kung bakit ang tao umalis sa church, sa family, it's because hindi nila nararamdamang tanggap sila. Sa church, sa family, sa group, tandaan po natin, aalis ang isang tao kapag naramdaman niya na hindi na siya tanggap. Kaya dapat po, ang gawin po natin, maramdaman ng mga taong ito na tanggap natin sila, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang history, anuman yung background nila, anuman yung nakaraan nila, tanggapin natin po sila. Amen po. So, remember, our role is to love and God's role is to change. Hindi po natin kayang baguhin yung tao na yon, pero kaya natin siyang mahalin.
ang Diyos na po ang bahalang magbago sa taong iyon. Amen po. Amen. And sa umaga pong ito, kapatid, nawa po sa pitong lesson natin pong napag-usapan, lagi po natin tatandaan, meron po plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay sandaling yung muko at manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Truly, O God, meron kaming mission na dapat kampanan ngayong taong ito. And help us, Lord. Strengthen us, Lord. Alakasin mo ang aming physical na pangangatawan, emosyonal, spiritual, higit sa lahat. Upang magawa namin lahat ng pinapagawa mo sa amin. And help us, Lord, na makita namin at mamuhay kami sa gitna ng iyong kalooban. Sa iyo po namin pinagkatiwalang lahat, maging ang mga DM Pod members. Pagpalain po ang bawat isa at ang dalangin po namin, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isa ang iyong mapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Oh, praise God. Praise God po. Salamat po, Brother Ray. Tulad ni Cornelius, laging nananalangin. Napakahalaga ng pananalangin dahil ito ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil alam natin na malaki ang nagagawa ng panalangin sa buhay natin at nakakamtang natin ng kapayapaan. Dito kikilos ang Panginoon naaayon at kung ano makakabuti sa atin. Kaya lagi tayong tumawag, kumunik sa 911, kausapin natin siya. Dahil kung kahit anuman ang ginagawa natin, sabi ni Brother Ray, nandun pala ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya yun na yung opportunity, baka yun na yung opportunity na ibinibigay na mensahe sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Salmo 10:17, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kaya sabi nila, baka nga nandyan na sa tabi natin, hindi pa natin pinapansin. Kaya praise God po sa sharing po ni Brother Ray. Ngayon po ay binibigay ko po sa inyo si Sister Anna o si Sister Irene sa mga reminder po natin. Sister Anna, Sister Irene Gallardo po. Good morning po, DM Pod family. Good morning po. Teaching is a blessing. Brother Ray, thank you po for the teachings for today. Nabusog na naman po ang ating puso at kaluluwa. Yan po ang ating pagkain sa umaga, ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Wala pa naman po tayong reminder. So far po, in the future, magkakaroon po tayo ng ating sa orphanage po, no? Hindi pa lang po natin alam kung ano po ang expectate. Pero ngayon lang po ay mag-gather na po tayo ng ating mga resources upang maihandog po sa ating mga chikiting po doon sa orphanage. And reminder lang po yung ating pong AHA. Sana po ay tayo magbasa po ng ating Biblia. Tumawa po tayo ng AHA. And then meron po to tayong parang meron pong thank you letter. So usually po bago po tayo matulog sa gabi, magbigay po tayo ng pasalamat sa ating Panginoon sa maliit na bagay po, no? Pero napakalaking bagay po yan sa ating Panginoon, ang pagpapasalamat. Walang hanggang pagpapasalamat po. Yun lang po at maraming salamat. Good day po sa lahat. Thank you, Sister Anna, sa reminder po. Ako din po, tinamaan po ako dyan. maraming pong salamat at maraming natututunan tayo dito sa ano. Ngayon po ay binibigay ko na po para sa closing prayer si Jenny Tamayo Barilio. Good morning, Jenny. Po sa lahat. Tayo po ay tumungo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Aleluya, pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin at niluluwalhati ka namin, aming amang nasa langit. Marami pong salamat sa ika 662nd days na muli kami ay nagkatipon at umpisahan ng aming araw na may galak ng pusong makapag-aral ng iyong banal na salita. Panginoong Diyos, salamat sa iyong masaganang pagmamahal at pag-aalaga sa amin. We thank you, Lord God, sa patuloy niyong proteksyon, patnubay, pangangalaga at pagbibigay provision sa amin sa araw-araw. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan
maging sa mga kasalanang hindi namin namamalayan na aming nagagawa at makakasakit ng iyong kalooban. Lord God, pusin mo po kami ng iyong karunungan at iyong habag. Thank you for having the opportunity of knowing you each day through our DM pad. Kindly show us our purpose in life so that like Paul, our life will also bless others and will lead them to you. Give us wisdom so that whatever comes out in our mouth will only glorify your name. Marami pong salamat sa buhay ng aming guest speaker at mga salitang pinagbubulay-bulayan sa aming AHA sa araw-araw na natututunan at mapagaan ang aming pasanin at magbigay pag-asa sa amin sa pagtahak ng landasin sa buhay na matuwid. Marami pong salamat, Lord God, sa buhay ni Sis Miljoy, Sis Maricar at Brother Teddy na ginamit niyo pong instrumento para mag-facilitate, mag-lead ng opening prayer at worship and praise songs respectively para sa araw na ito. Gayun din po, maraming salamat sa buhay ni Brother Ray Buenaventura na nagpahayag ng mabuting balita sa araw na ito. Ibalik po ninyo ang kalakasang nawala sa kanila habang nagpe-prepare sa gawain na ito. Kayo po, Lord, ang nakakaalam ng kanilang mithiin at dinadalangin para sa kanilang sarili at pamilya. Naway inyo po itong katugunin at mapagbigyan kung ito po ay makararangal at makalulugod sa inyo. Patuloy niyo po sana silang ingatan at iadya sa lahat ng kapahamakan. At dalangin din po namin na i-bless po ninyo ang kanilang kabuhayan upang ang kanilang mga buhay ay patuloy na magamit sa pagpapalaganap ng inyong ministeryo. We also pray, Lord God, healing for the following loved one. Maria Bonita Tolentino at Abelia Asuncion, both cancer patient survivor, undergoing continuous oral chemotherapy. Evangeline Rocha, TB pneumonia. Chederico Remorin, stroke patient. And Alisa Angela Barcela, diagnosed with mild Guillain-Barré syndrome, undergoing pain management and therapy. Dalangin din po namin, Lord God, ang mga kapatid namin na nakakalimot na pong maka-attend ng DM pad marahil dahil sa kabisihan ng buhay. Help them remember in the hustle and bustle of daily life that our time together and our time with you is ultimately what matters most. Sa aming pansamantalang paghihiwalay, i-bless at proteksyonan po ninyo kaming lahat na narito, pati ang members ng family ng bawat isa. Dalangin din po namin na patuloy niyo po kaming buhusan ng iyong pagmamahal at pagpapalang siksik, liglip at umaapaw. Ang lahat po ng ito itinataas namin sa inyo, Lord God. Ito po ang aming healing in Jesus' name. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na amen and amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Thank you po, Brother Ray. Thank you po, Brother Ray. I love you all. I love you with the love of the Lord. Thank you po. Happy New Year po. Thank you po, sa lahat. The Empath family, God bless everyone. God bless you all. God bless. Thank you.